What's up sa inyo mga kapenyo? At today meron na naman tayong panibagong reaction video kung saan medyo seryoso muna yung ating reaction video mga kapenyo, no? Medyo nakakalungkot na balita kung saan mga kapenyo, Jormel Labrador aka Bading laban dito kay Casimero mukhang makakancel mga kapenyo. Pero huwag mag-alala mga kapenyo kasi isa pa rin sa kadugo ni Casimero mga kapenyo ang pwede pa rin bumalit sa kanya, walang iba kung hindi si Jason Casimero. Pero mas maganda sana at mas exciting kung si Casimero talaga yung makakatungtong doon sa Battle of YouTuber. Pero sad to say mga kapenyo kasi ang WBO naglabas na nga dito kay Casimero na hindi siya pwedeng lumaban at kahit pa mismo press conference hindi rin pwede kahit saan talaga dahil pwede siyang mademanda at makulong pag pinagpatuloy niya to mga kapenyo. At tara mga kapenyo, panoorin natin sa kaibigan nating si Jason N para mas maliwanagan tayo mga kapenyo kung ano ba talaga yung kalagayan ni Casimero ngayon, kung matutuloy ba talaga o hindi, kasi ang Battle of YouTuber wala pa rin talaga ina-announce laban dito. Yo, what's up mga idol? Jason N nga pala. World Boxing Organization nagbabala kay General Casimero na hindi nga ito mga idol pwedeng sumabak sa kahit anong laban na walang kinalaman sa kanyang titulo. Ayon nga mga idol sa WBO, isang ang ganap na professional boxer si General Casimero na wala nga raw karapatan na sumali sa kahit anong palahok ang kampyon. Lalo na't hindi pa nga natutuloy ang laban nito kontra kay Paul Butler. Hindi nga raw kasi basta-basta ang WBO World Title na nakay General Casimero ngayon. Nakarating kasi mga idol sa WBO ang sasalihang event ni General Casimero kung saan nga kinasahan nga nito ang paghamon ni Jormel Labrador matapos kasi nitong laitin ang mga Bisaya. Ayon pa sa WBO at Probilum Promotion, pwedeng mabaklasan ng WBO title itong si General Casimero kung ipagpapatuloy niya ito. Matatandaan nga mga idol na inannounce na nga rito na si General Casimero nga muli ang kampiyon sa WBO at hindi nga daw magdadalawang isip ang WBO Council na ibakante nga ito kung ipagpapatuloy ni General Casimero ang pagsali sa Battle of the YouTubers. Sana'y makarating ito kay Casimero mga idol ang matinding babala na ito dahil sobrang nakakapanghinayang kung ito'y babawiin lamang dahil sa pagsali sa nasabing event. So ayun nga mga kapenyo, no, rinig na rinig naman natin ang malinaw na dito nga ang balitang lumabas. WBO nga naglabas na talaga ng paper para dito na bawal talaga siyang lumaban kahit saang event or kahit tumalo ng press conference. Talagang nakakalungkot mga kapenyo, no, kung hindi talaga makakapunta itong si Casimero mga kapenyo. Pero kahit papaano at least magiginhawaan pa rin tayo kung sakaling yung kapatid nga niya ang lalaban dito kay Juding, no mga kapenyo. Kasi alam naman natin na si Juding hindi naman siya professional boxer at wala siyang experience pagdating sa suntukan. So may chance pa rin tayo dahil kahit papaano etong si Jason mga kapenyo talagang nagte-training din to at nakikipag-sparring din to si Jason Casimero. Kaya hindi pa rin tayo dihado mga Bisaya at huwag tayong mawala ng pag-asa. Malay natin, i-announce pa rin ang Battle of YouTuber o maayos pa rin nila sa WBO. Ito ang issue ni Casimero dahil hindi pa naman nag-announce talaga ang Battle of YouTuber. Dito naglabas pa lang ng pahayag itong WBO mga kapenyo, no? Kasi alam nyo, sa totoo lang, pag sumabak dito si General Casimero mga kapenyo, meron siya makukuha talaga dito sa Battle of YouTuber. Kahit siguro palagay natin na 400,000 to 500,000, kalahating milyon mga kapenyo, pwede niya talagang masahod dito sa Battle of YouTuber, no? Pero syempre mas malaki pa rin ang mawawala sa kanya sa pro boxer pagka tinanggalan siya ng titulo. Kasi mga kapenyo, bukod sa matatanggalan siya ng titulo, talaga naman didemanda pa siya, pwede siyang makulong mga kapenyo. So sakit talaga sa ulo yon bilang isang boksingero. Kaya dito mga kapenyo, ang nakikita ko mas pipiliin ni Casimero na hindi na lang umattend. Kasi alam naman natin sa boxing talagang milyon-milyon ang kinikita ng
mga yan. Tapos dollar pa, i-convert mo pa sa pesos. Napakalaking pera noon, mga kapenyo. Kumpara naman doon sa Battle of YouTuber na medyo barya-barya lang yon para kay Casimero, mga kapenyo, no? Kasi hindi talaga naaayon o hindi talaga pwede pagka professional boxer ka, mga kapenyo. Kasi mahirap yan eh, lalo na WBO na yung nag-announce nga dito, eh talagang mahihirapan talaga yan. Sa kabilang banda, mga kapenyo, kita naman din natin na nilagnat din nga etong si Joding, no, mga kapenyo. Eh, pwede naman talaga itapat to kay Jason Casimero, mga kapenyo. Kasi kung ako tatanungin nyo talaga, pwedeng-pwede. Kasi si Joding, mga kapenyo, alam natin na mayabang lang yung hayop na yan. Wala naman talagang ibubuga kay Casimero yan. Alam natin yon. Kumbaga, hindi na tayo magmamaang-maangan doon. Pero ang lakas din kasi ng hype talaga nito ni Joding. Talagang hinahamon nga niya talaga to si Janriel Casimero. Eh, syempre, alam naman natin si Angas ng Pinas. Kaya nga tinawag ng Angas ng Pinas niya si Casimero eh. Eh, talagang papalagan niya yan. Dahil papatalo ba ang ating 3-times world champion champ? Diba? Para sa pipitsuging tao lang. Eh, kung sakali man na hindi matuloy, masaya pa rin ako, mga kapenyo. Kasi nandun pa rin yung kanyang kapatid na si Jason Casimero. Parang substitute. At least kahit papano, kadugo pa rin ng Casimero, mga kapenyo, no? At napakaganda pa rin ang laban nito kung sakasakali. Kasi magiging match na eh. Alam naman natin si Jason, hindi siya professional boxer. At alam din natin, ito si Labading, hindi rin siya pro boxer. At pag nagbanggaan yung dalawa, match na match. Kasi si Jason, may training din yan kahit papano. Dahil laging kasama ng kapatid niya yan sa Amerika, no? At talagang nakaka-experience din ng sparring talaga yan, mga kapenyo. At talagang mamaya, aabangan nga natin yung press conference. At doon, excited na rin ako, mga kapenyo, sa press con. Itatry kong i-live yung press con. Pero pagka talagang sinabi dito ni MG or mga staff, pinagbawalan tayo ng Battle of YouTubers, eh wala po tayong magagawa. Pero susubukan natin lahat na makakaya natin mamaya para makanood din kayo, mga kapenyo. Itatry kong mag-live dito sa ating channel. Kaya mag-abang-abang lang kayo dito sa ating channel, mga kapenyo, para mapanood nyo yung live mamaya ng press conference nga ng labanan ng Team Bisaya versus Team Luzon. Kasi kahit ako talaga ang tatanungin nyo, sobrang excited na talaga ako, mga kapenyo, na maglaban nga tong Team Luzon versus Team Bisayas. Alam naman talaga natin, mga kapenyo, na itong mga Team Luzon, eh minamaliit tayo mga Bisaya. Kaya may papatunayan tayong mga Bisaya dito. At patuloy lang ang pagdadasal natin kay Boy Ungas at Boy Bagsik, mga kapenyo, na sana magtagumpay sila sa parating na laban, mga kapenyo, no? Gayun din sa kapatid ni Casimero, if sakali nga talagang si Jason ang lalaban, eh ipagdasal din natin, mga kapenyo, kahit papano, mga kapenyo, masisiyahan pa rin tayo at makakanood pa rin tayo ng sulit na pay-per-view. Dito na lang kay Boy Ungas at Boy Bagsik, sulit na ang laban dyan kasi Boy Oragon versus Boy Ungas, tapos Boy Bagsik versus Billy Jack. Utang ina, mga kapenyo, napaka-package deal niya, napakagandang laban yan. Talagang hindi mo rin pwedeng maliitin yan kasi talagang bibigyan tayo ng good fight at makakanood tayo ng matindi-tinding laban. Tsaka pangalawa, mga kapenyo, wala talaga tayong magagawa kasi yung WBO Council, eh malaki yan, bigatin yan, mga kapenyo, international yan. Alam naman natin na hindi pa natuloy yung laban ni Casimero kay Butler. Kaya talagang napakahirap nito para kay Casimero. Pero syempre, alam ko, kahit man ako, nararamdaman ko na pipiliin ni Casimero na ano talaga, yung WBO na lang. Kasi mahirap eh, mga kapenyo, mahirap pagka sinacrifice niya to. Kaya lang naman lumaban to si Casimero dahil nga alam niya na nilait-lait tayo ni Jormiel. So parang ang gusto ni Casimero, pagtanggol din tayo, mga Bisaya. Kaya champ, alam namin talagang makabisaya ka din. Alam namin na talagang gusto mo kaming ipaglaban dito kay Joding, no? Kaso kung pagbabawalan ka naman ng WBO, eh nakasuporta pa rin kami sa'yo para sa kabutihan ng iyong belt, mga kapenyo. At syempre yung career mo na rin, ayaw din natin mawala yan kasi kilala ka na bilang isang 3-times world champion at ikaw ang pambato namin ng Pilipinas since nawala na si Idol Manny Pacquiao. So kakaunti na lang kayo, Donito Donaire, eto si Champ Casimero at yung mga ibang possible pa ngayon na mga boksingero na from the Philippines. Siyempre susuportahan pa rin natin ang mga kapwa natin Pilipino. Anyway, mga kapenyo, maraming salamat dito sa panonood nyo sa ating panibagong reaction video. At kung kayo ang tatanungin ko, ano ang masasabi nyo nga dito kung sakali man hindi matuloy si Champ Casimero versus dito kay Joding, at kung pumalit man ang
kanyang kapatid, eh tanggap nyo rin ba? Kasi kung ako ang tatanungin nyo talaga mga kapenyo, tanggap ko naman na yung kapatid niya si Jason Casimero at least kahit papano kadugo niya at match na match sila o, kung ilalaban nga kay Jodine kasi pareha silang wala experience. Anyway mga kapenyo, maraming salamat. Road to 100k subscriber na tayo mga kapenyo. Baka naman pwede nyo ako isubscribe mga kapenyo para maabot na natin yung 100k subscriber. Anyway mga kapenyo, maraming salamat at kita-kits na lang tayo sa susunod kong reaction video.